Hi guys! Welcome back to my YouTube channel! So for today's video guys, is tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng DIY necklace mannequin. So, bali ganito yung itsura niya guys. So yan. Kung kayo ay nagtitinda ng mga jewelries or mga accessories na kailangan nyo ng necklace mannequin guys, is perfect na perfect tong video na to para sa inyo. So, kung gusto nyo malaman kung paano gumawa ng DIY necklace mannequin, please keep on watching! So, sa tutorial na to guys, is kailangan nyo lang ng 6 na materials. So, yung unang materials na kailangan natin is of course, itong necklace mannequin na DIY template. So, makikita nyo to guys sa Pinterest. So, isearch nyo lang guys sa Pinterest is yung DIY necklace mannequin template. So makikita niyo siya kaagad and pwede niyo siyang i-print. Kung may printer kayo, pwede niyo siyang i-print kaagad or kung wala naman is pwedeng i-save niyo muna sa phone niyo or sa USB niyo and then ipa-print niyo lang sa labas guys kasi mura lang 'to. I think 2 pesos lang yung gantong pag nagpa-print ka. So next is I am used folders. Ito guys, nagamit ko na 'to. So, sobrang tagal na to sa akin. So, nagamit ko na siya. So, kailangan natin ng folder. Kahit anong namatigas na parang surface, yung flat surface, guys, na pwede nyong pagdikitan ng template. And next naman is, of course, glue. And then, scissors. And then, kailangan nyo din, guys, ng jute strings. Kasi may tatali tayo later. Kasi ito yung gagamitin natin pang tali para mag-stand yung necklace mannequin later. And then, kailangan nyo rin pala guys ng ball pen na walang tinta kasi may bubutasin tayo doon. So, kailangan natin ng medyo matalas or yung parang sign pen yung tip niya. So, yan. So, yan lang yung mga materials na kailangan natin, guys. So, without further ado, let's get started. So, first step, guys, is of course, kailangan muna natin gupitin yung DIY necklace mannequin na template. Gugupitin muna natin siya. So, yan guys. After nyo magupit yung DIY necklace mannequin na template, is ididikit naman natin siya dito guys sa folder. So, since dalawang hati pa to, hatiin ko na lang muna siya sa gitna. Para magamit pa natin yung kabilang side sa ating mga next DIY. So, kung may mga request pala kayo guys na mga DIY na kung ano-ano, comment down below and itatry ko siyang i-video. Itatry ko siyang gawa ng video sa aking next na upload. So, yeah. So, pagka nahati na natin siya guys, ididikit na natin tong necklace na DIY necklace mannequin na template dito. So, kunin lang natin ang ating glue. And lagyan lang natin siya. Then, idikit lang natin siya sa folder. Make sure lang guys na lapat yung pattern doon sa folder and make sure na hindi siya magkakaroon ng parang bubbles. Para mas maganda yung kalabasan ng ating DIY necklace mannequin.
Pag okay na guys, is kunin lang natin yung scissor ulit and then gupitin na natin siya. Yan. So, makikita nyo guys, medyo may hindi pa dito nakadikit ng maayos. So, didikitan lang natin siya ulit. So, ayan guys, bali ganito na yung magiging itsura niya. So, ngayon guys, is gugupitin natin siya ulit. So, yung mga gugupitin lang natin dyan guys is yung mismo pinaka pattern. So, bali ito lang. Ito. Yan. Tapos dito din sa kabila, ito lang. Tapos gugupitin din natin to guys. Itong ilalim, pag ganun. And dito din sa kabila, pag ganun. So, yan. So, bali ganito guys. Yan. Hirap ko na lang sa inyo. Dito dun sa kabila, guys. Yan. Dito sa side. Dito. And then, yung dito naman, guys, sa taas. Ngayon naman guys, andito naman sa taas na part. Yan. Andito naman. Pag-anam. So, bali guys, ganito yung magiging itsura niya pag nagupit niya na yon. So, yan. Medyo may baku-baku pa yung paggupit ko, guys. Kasi hindi naman ako masyadong pantay talaga maggupit. Yan. And then, ngayon, guys. Di ba nakikita nyo itong mga parang broken lines dyan? Dito, tsaka dito. So, ito, guys. Tutupiin natin siya. Yan. Tutupiin natin siya. Isusunod natin yung tupi dun sa pag-anon. Pa-curve. Yung tubi niya. So, dito muna guys. Yan. E, ganun nyo siya. Basta sundan nyo lang yung parang pa-curve dyan. Pag-ano na siya. Bali, pag-ano na siya. Bali, pag-ano na siya guys. So, yan. Basta sundan nyo lang. Tulit ka, te. Ganun lang din yung gawin nyo sa kabila. Ganun lang din yung gawin nyo sa kabila, guys. Ito siya, oh. Yan. Oops. Yan. So, bali, ganito na yung naging itsura niya, guys. So, nakita nyo, medyo magkagaya na sila. Yan. Ngayon naman guys, yung sa taas naman yung tutupiin natin. Dito. So, yan. So, yan. So, ngayon guys, yung gamit ng ball pen and yung jute strings is para dito. Yan. Kita nyo yan guys. Yung butas, yung circle na yan, yung dot na yan, tsaka to sa kabila. Bubutasan natin siya and doon natin ipapasok yung jute strings para mag-serve as stand niya or support niya para makatayo siya. So, yun. Bubutasan lang natin to.
Dahan-dahanin nyo lang guys kasi medyo malambot siya. Minsan napupunit siya. So yan guys, sabutas ko na siya. Yan. Ginawa ko na lang siya off cam para hindi na din mag-consume ng mahabang time. So yan. So ngayon guys, silalagay na natin tong strings. Papasok lang natin siya guys doon sa butas. So pag hindi pa rin siya kasha guys, ganun-ganun niyo lang siya. Guys, so papasok na natin tong jute string doon sa ating binutas. So, yan. Kunin lang natin yung dulo dito sa kabila. So, and then, ipapasok natin siya dito sa isa pang butas. So, ngayon guys is ibubuhol na natin siya. Buhol nyo lang siya guys ng maigi. And then pag satisfy na kayo guys sa higpit ng pagkakatali nyo, pwede nyo nang i-cut tong mahabang lines. Bali, ganito na yung finished product natin guys. So ayan, meron na tayong DIY necklace mannequin. So kung bibili kayo guys ang necklace mannequin sa Shopee is nasa around 200 pesos siya. So ngayon guys, yung ginawa natin siya parang umabot lang siya ng 5 pesos. Ba diba? Sobrang laki ng inyong matitipid. And ngayon naman guys, try natin dito maglagay ng finish. So yan guys, bali ganito yung itsura niya pag nakapatong na yung necklace. So kayo na lang guys, bahala kung gusto nyong i-customize to, kung gusto nyo pang lagyan ng black dyan na felt paper, or kahit anong, kung gusto nyong kulayan or pinturahan, ang gusto nyong kulay, pwede naman guys. Kanya-kanyang creativity na lang talaga yung palabasin nyo para magmukha siyang presentable sa inyong mga post, or pag gusto niyo siyang picturean pang post sa inyong mga page. So, yan guys. Ito na ang ating finished product. So, yan. Dito na nagtatapos ang ating video guys. So, that's it for today's video. I hope you like it, and if you did, please give it a big thumbs up and subscribe to my YouTube channel. Bye!